Mabuhay at maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. And na-miss ko itong sabihin eh. Hi guys and welcome back sa aking YouTube channel. At syempre, oo nga, medyo nakakapagod ang araw nito. Friday, August 14, diba? So kasi parang sunod-sunod lahat ng eksena ko for today. Kumbaga pagising ko lang, nag-coffee lang ako. And then nag-deadline ako for entertainment ng Abante. And then after that, nag-virtual press ko na ako for Santino Rosales. And then after that, konti lang yung pahinga, kumbaga nagdugtong agad, sumalang agad ako sa Chika Lang 2 namin ni Ray Pumalo, yung radio program namin sa Abante Radio Tabloidista. So, minadali ko na nga yan. Usually, maabot kami ng 1 hour na chikahan lang ng chikahan, kung ano-ano. Kanina talagang we made sure na dapat 30 minutes lang ang chikahan namin. Kasi nga, fully book ako. So, hindi ko na sinasabi kay Ray kung ba't ako nagmamadali. So, after that, salang agad dun sa next virtual press con, which is yung kay Alden Richards nga. Ito yung bilang endorser siya ng Cosmosy. So, again, parang bago kasi yung ano, yung kinuha na, yung ginamit ngayon na style eh. Kumbaga, first time ko actually yung sa Chrome. Ito yung parang Yardstream nga, yan yung hindi ako familiar, promise, hindi ako masyadong tech sa ganyan eh. Kumbaga nasanay kami dati, usually diba nasanay kami sa Skype, and then from Skype naging Zoom, tapos ngayon kasi mas madalas ginagamit Zoom, at parang nasanay na kami doon, so magla-login ka lang, kumbaga mag-join ka lang sa meeting, tapos waiting ka, i-accept ka. Eto talaga, hindi eh, medyo matagal, ang naging problema pa, nagla-log siya, ultimo yung ibang, for example, kung 4 na silang nando, naglalag yung isa, akala mo tulala, akala mo isa lang siyang drawing, ganun ang nangyayari. So, pero maganda sana yung ano, ito yung ginagamit na to, kasi nga meron sila tinatawag na backstage, yung kumbaga waiting ka na, isalang ka, tapos pag sinalang ka, kumbaga kayong dalawa lang makikita sa monitor, pag ganun talaga nag-uusap kayong dalawa na magkatabi kayo. So, bongga sana yon, nakaka-aliw. So, kami ni, yun nga, makita naman sa pictures na kami dalawa ni Alden yung nandun. Plus, of course, si, ang moderator, si June Lalin. Si June Lalin, of course, ay kolumnista ko for Abante. At siya rin naman ang publicist ng mga Gutierrez. Eh, siya rin ang publicist nga ng Cosmos, eh. So, and nasa stage siya ngayon. At yun na nga, actually, medyo ano yung press ko na, no, konti yung oras. Again, sinasabi ko nga, diba, limited lang. Kumbaga, 2 questions ang hinahanda mo. So, eh, parang second batch kami. So, first batch, may mga first batch na dyan sila. Yan sila, Jojo Panaligan, Ricky Loy, yung mga ganyan, Tessa Mauricio, Dina Ventura, Nikki Wang, tapos G. Trilliana, ganun yung mga first batch yun na. So, ang gusto kasi talaga nila, mag-focus lang tungkol dun sa Cosmos. See, ang hirap naman ng virtual press ko na yun, tungkol dun. Pero pwede naman daw magtanong ng about sa career ni Alden. So, yun nga. So, second batch ako. Sa first batch pa lang, lahat ng questions ko, natanong na. So, ikaw, habang 1 to, kung 6 sila, adjust ka ng adjust, ng adjust, ng adjust. Binabago mo ng binabago yung questions mo. Kasi nga, naitanong na. So, nung finally, ako na yung sinalang sa second batch, ako yung first, halos ubos na yung questions about Cosmos. So, wala na akong maisip. The first question, yung tinanong ko na lang, ay tungkol nga dun sa, tungkol sa pandemic ngayon, sa COVID-19, tinanong ko kung ano yung mga supposed to be nakaplano gawin ni Alden ngayong year na to na hindi niya talaga nagawa, na hindi niya nagagawa. So, yun na lang yung mga tinanong ko. Yun nga, sinagot naman niya. Tapos, of course, kasi since sa first batch, may nagtanong naman din about Maine Mendoza and Bea Alonso. So, parang finalo up ko na lang. Kasi nga, I was there, diba? Nung nag-eat bulaga ako, nagbawal, judgmental ako. Nakita ko yung rapport ng dalawa. So, ang cute-cute nilang dalawa pag nagti-TikTok sila, tsaka ang lakas mang asar ni Maine talaga pag inaasar niya si Alden with bossing. Kahit doon, iba sila, yung iba yung rapport talaga, yung chemistry nilang dalawa. So naisip ko lang na itanong, yung lagi namang tinatanong din ng mga fans, kung kailan magkakaroon ng project yung dalawa, either TV or movie or commercial. Let's face it, matagal-tagal na silang hindi nagsasama. Nagsasama man sila sa Itbulaga, di ba? So, yun na lang, yung portion na bawal judgmental. At ang saya-saya pag pinanood mo silang dalawa doon. So, final up ko na rin, I also ask yung
The usual reaction kasi 'di ba alam niyo naman si Alden ngayon medyo nag-iba yung image niya kung before sobrang ang daming restrictions ngayon makikita niyo naman sa Instagram niya nagpo-post siya ng mga topless photos niya 'di ba na I'm sure nag-enjoy ang lahat ng fans walang reklamo ang lahat. So yung tinanong ko kung aware siya sa ganon at kung anong reaction niya sa nagiging reaction ng mga fans. Ito yung parang hindi ko na in-elaborate kasi nga sa Facebook niya maraming nanonood. So ang ginawa ko na lang parang tinanong ko na lang kung aware ba siya at anong reaction niya. So kasi ang supposed to be question kung halimbawa personal yung kaming dalawa lang magkaharap, ang pwede ko itanong sa kanya, Alden, anong masasabi mo na dahil sa mga topless photos mo ay nagkaroon ng malicious yung mga fans? Yung dati talagang wholesome ang tingin sa iyo dahil yun nga 'di ba marami kang limitasyon mga bagay na hindi mo magawa noon. I'm sure nung time na yun noon bawal na bawal yung mga topless photos. Balikan natin yung 2015, 'di ba? So maraming bawal doon. Pero ngayon nagagawa niya yun lahat. So yun lang naman yung question ko about that kind of reaction niya na nagkaroon ng kahit papaano, nagkaroon ng mali siya ang mga fans, which is totoo naman. Okay, so sinital and then sinegue ko na din yung ano tutulong ng Cosmos C sa pagpapaganda ng katawan ni Alden. Yun ang eksakto mga tanong ko. Tapos nung nabasa ko yung mga comments, parang grabe pala ang reaction ng mga fans. Nagagalit sila for hindi ko alam kung bakit. Ang sinasabi doon ng iba, may yung mga sharer din yun na sinasabi nila, dapat daw sinala yung questions, hindi na tinanong yung mga tanong ko na yon. Kasi alam nyo, ang gusto nila, parang ito, grabe na itong mga fans na to. Kung gusto nila, yung masusunod yung gusto nila. Gusto nila, magtanong lang talaga ang press tungkol dun sa Cosmos C or tungkol kay Alden, wag na mag-mention ng kung ano-ano pang tao. Eh si Maine Mendoza naman yung tinatanong, hello, let's face it, dahil sa Aldab, biglang tumaas ang career ni Alden. Wag niyong haluan ng kung ano man ano. Walang at si Alden tinatanong na ano 'yan. Alam ni Alden 'yan dahil matagal-tagal na rin silang siyang artista. Tsaka yung mga fans ni Alden ngayon, hindi pa kayo fans niyan. Kachika na namin si Alden. Alam namin ang journey ni Alden, 'di ba? Diyos ko, wala pang kapangapangalan si Alden. Nasa birthday party ko na 'yan sa Imperial. Ganun na kami kachika niyan. Hindi pa sikat si Alden, pero isasama na namin yan. For example, dyan sa may Zirko dati, yun, nag-show kami doon, nagpunta siya doon, nag-appear siya doon, di ba? Ganon ang ano namin ni Alden. Kaya nagtataka ako itong mga fans na to. Ang dami lang gustong sabihin. Eh, ba't hindi na lang kayo naging reporter, di ba? Kung ganyan din lang attitude nyo, na parang feeling nyo kayo masusunod, eh di dapat nag-reporter kayo. Para at least iniimbita kayo sa press, kung hindi yung hanggang nood lang kayo. Nakakainit ng ulo, parang kumakapamintas talagang kala mo, eh, hawak nila ang mundo. Diyos ko, sige, kayo mga ano, subscribers ko dito, tanong ko na lang, prangkahin nyo ako, ano pong mali sa tinanong ko? Para mag-react ng gano'n yung mga ibang fans, okay? Yun lang po yun. So, anyway, baka umiinit kasi itong araw na to, siguro dahil iba ang panahon, parang lahat na lang sumisentro sa init. Parang nailalabas ko ngayon yung inis ko, no? But anyway, yun na lang. So, maraming salamat at gaya nga, gusto kong tapusin ito ng maayos. So, hindi pa po tayo tapos, hindi dito nagtatapos to. So, kailangan kong ipalabas sa inyo, kailangan kong makita nyo yung interview namin ni Alden, ha? So, tingnan nyo ang reaction ni Alden habang nag-i-interviewan kami. Kung may karapatan bang mapikon yung mga fans niya. So, watch this, guys. Panoorin po natin ang naganap na chikan kanina sa virtual press ko ng Cosmos C. Let's watch this! So last now, of course, we have Nene Albano. Congratulations, guys. Congratulations. So yan ang first batch, lima munang winner, di ba? Exactly. Pero ito, syempre napakaraming press people na nasa backstage. Pasok na natin si Don, friendship. Nino. Okay. Hold on a second. Hi, Don. Hi, June. Hi, Alden. Tama, Don. May pag-giveaway kami mamayang suklay for you, okay? Hindi, kasi ang lakas ng ano dito ng aircon, so nakatapat ako. Ano siya? Pinatunayan niya naka-aircon siya. May aircon siya, ha? Ayan. Oo, hindi. Actually, nag-orange ka ako para mag-match din sa background. But anyway, kasi naman June 2nd batch kami, so nauubos yung mga questions na tinanda namin. So first batch na itatanong na yung mga questions. So anyway, ito na rin yung question to Alden.
Let's say, kung walang pandemic ngayon, ano ba yung mga nakaplano mo talagang dapat gawin na hindi mo nagawa, na sana iginagawa mo ngayon? Well, syempre, number one dito yung pag-workout po sa gym. Nawala po yun. Tapos, yung pagpunta ko po sa mga restaurants po, hindi ko rin magawa. Hindi ko po ma-monitor. And siguro po yung mga naka-schedule po sana ng out-of-the-country shoots and work po, yung na-cancel. Okay, so yun. Tapos tanong ko na rin kasi nung nag-Ibulaga tayo, parang gusto ko itanong, kaya lang mahirap talagang maglapitan dun sa studio, di ba? Kasi ngayon sinasabi ng mga fans, sobrang mas nakita yung rapport mo with Maine and Dawes, especially sa mga TikTok and ano yun, maglalatik dance nyo, di ba? So ang tanong talaga ng fans, meron pa bang chance na magsama in one, let's say, project talaga, TV or commercial or whatever? Opo naman dito. Wala naman pong sinabi na hindi na po kami agad ulit magkaka-partner ni Maine sa in any projects. Like ngayon po, yung Eat Bulaga po, we do it every day na magkasama. And since nagkaroon na rin po kami ng opportunity makatrabaho yung iba nating mga kasama sa industriya, yung mga ibang ka-partners po, meron pong chance, hindi po nawala yun. It's just that sa ngayon po, ang hirap lang po talaga magplano kasi parang with the pandemic, with the lockdown, hindi po talaga pwedeng magkaroon ng mga shoots, especially ng mga pelikula, teleserye, sa labas po ng ano, sa labas. Kaya focus po muna kami ngayon sa Eat Bulaga, tapos sa hintay na lang po kung meron pong possible projects. Okay, June last na lang to since wala pa naman yata yung iba. Alden, aware ka ba or conscious ka ba sa nagiging reaction ng mga followers mo every time nagpo-post ka ng pictures sa Instagram mo, especially the picture na yon. Ako. aware ka ba? So, mga topless ba dito? So, ano ang masasabi mo sa parang somehow medyo nagbago ang... Of course, wholesome pa rin naman si Alden, yung tingin na ang marami. Pero parang mas dumami, nakadagdag ng followers yon. Any sure reaction to that? Masaya po kasi pinapakita ko lang din naman po doon dito yung pinaghirapan ko po ng ilang buwan. Tapos parang syempre masaya rin po ako na positive po yung nagiging feedback ng mga followers po natin sa mga pinupost po nating picture. Pero... kumbaga, parang it goes to show po na parang syempre hindi naman na po tayo bumabata, dapat every yung mga ginagawa natin somehow level up din. So happy naman po, masaya po dito. Thank you. Okay, paano nakatulong ang Cosmo si Rao sa ganda ng katawan? Syempre, pag feeling may tayo po kasi parang ako meron akong sometimes feeling na yung parang akong magkakasakit, parang ganun po kasi na kahit wala pa, may feeling na naglilinger sa'yo, sasabihin mo parang magkakasakit ka. When I take Cosmo si po dito, pinapalakas, nawawala po yung ganung feeling. And then mas nagiging energized and malakas po ako, kaya po ako nakakapag-workout ng mas maayos. Yeah. Oh, yeah. Thank you very much. Pasensya ka na. Oo nga. 60 press and vloggers pa kasi ang papasok. Oh, hanggang 9 PM lang tayo. 9 PM, 6 AM. Okay, bye-bye. Thank you. Yeah. Pero eto ha, hindi kasi makapasok si Junardo, kaya ako na magtatanong ng tanong ni Junardo. Kausap ko siya. Oh, piling ko ano to, naka-prepaid lang to ng ano eh.